Hey guys, good morning. So, pakita ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-upgrade ng ating Esp32 DIY LAN. So, para sa ating 4.8.1. So, pakita ko naman sa inyo. So, ito yung Esp32 natin. So, ibang klase siyang Esp32. Mas madami yung pins niya na nakasetup. Mas maliit siya, tapos mas madami yung pins na nakasetup na ano. Dito kasi, walang para sa LAN. Ito. Meron sa LAN, tapos may custom board tayo. Same time, VGA port na ano, or Arduino gagamitin natin. Then, meron tayong LAN 8720. So, ito, naka-RMI squared interface to. So, maganda na siya kaysa sa SPI. So, yan, ang gagawin natin is connect muna natin itong LAN natin. Diretso. LAN. Then, connect natin itong power cable, tapos yung USB natin. Okay. Tapos, punta tayo sa ano? Ito sa DIY LAN V4. Tapos, refresh natin. So, take note, since upgrade to, huwag nyo nang click yung erase, kasi pag erase, may erase yung license nyo. Kailangan nyo mag-setup ng license ulit. So, click nyo na yung flash. So, kung mag-erase kayo, for some reason na ganyan, matagal, kaya ganyan. So, press nyo lang tong dito, boot. Long press nyo lang siya. Yan. So, pag gumana na, pwede nyo tanggalin yung boot. So, pag mag-erase pala kayo, kailangan nyo erase, init, flash, then setup ng license. So, hintayin lang natin siya mag-setup. So, ito available din sa Shopee. Tapos, available din yung license natin kung gusto nyo mag-DIY lang. So, i-chat nyo lang si Sakura Lee sa ating license. So, hintayin lang natin para mag 4.8.1. So, yan. Natin. And 80% na. Okay guys, so lahat pala ng ano, ng Arclem na devices natin, meron tayo laging free na web sales. So, kikita nyo lahat yung mga sales ninyo na dumadaan. So, hinold ko lang yung button para mag-config mode siya. Let's close natin to. Then press natin yung connect. Ah, refresh mo na pala. Gonna press yung refresh. Tingnan natin kung pareha lang yung COM port mo. So, yan. Connected na. Tingnan natin. Connect sa console. Reset natin. So, yan. Pwede natin makita yung ating logs. So, same pa rin. Dito, makikita pa rin natin yung license natin. So, copy nyo lang yun para ma-save ninyo. Tapos, wala itong Wi-Fi setup. So, diretso siya connected sa ating sa ating LAN. So, yan. Test natin. Test natin ng starting device. So, yan. Tingnan. So, press natin ng button. Then, generate ng code. So, yan. Yan, mabiverify nyo rin yung mga na-generate na code kung tama ba yung pagka-setup. Time rates, time stream on R. Yan. So guys, pinakita ko lang dito yung code gen, pero lahat ng mga devices natin is naka-hybrid, so pwede siya codeless sa code gen. Check nyo lang yung videos, previous video natin para dun sa testing o yung setup na. So yun lang guys, para sa ating ano, sa ating Arclem DIY LAN na version 4.8.1. So, meron na kompleto na yung sa 4.8.1, meron na tayong ESP, Node MCU, WeMOS, ESP32U, at saka ito, DIY LAN. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.